Yeah, so Ride Academy, skills training, yung gymkhana, no? Yung tinatawag nilang gymkhana, it's a, you know, precision driving using obstacles, artificial obstacles like drums and plastic cones, and use tires yun. Ginagawa kasi yung gymkhana, hindi lang sa motor yun, meron din sa kotse, meron din sa horses, no? Ngayon, itong Ride Academy, meron siyang ganitong gymkhana dito sa Pilipinas, no? One less kamote. Ang taas sinasabi nila, one less kamote. Totoo nga naman, kasi nag-advanced training na ako sa kanila, no? So, si Sir Edsel, in-invite ako, nag-advanced training na ako sa kanila. Tapos, sa simula, sabi mo, no? Sanay ka na, matagal ka na, kasi ever since high school, nagmumotor na ako. Pero, may natutunan akong bagong mga techniques na hindi ko namamalayan, nagagamit ko na siya sa pang-araw-araw, kasi napaka-importante ng precision riding. Yung, I mean precision, lagi ko sinasabi sa mga vlog ko, precision, centimeter precision. Kasi kung yung dadaanan ng gulong mo, eh dito sa kaliwa is cemento, at sa kanan eh soft mud, that could mean sesemplang ka, no? O kaya may malaking bato, tapos hindi mo na-miss yung malaking bato na yun sa gitna ng kalye, malamang semplang ka. Marami na ako nakilalang na ospital ng matindi dahil nakasagasa ng bato. So itong precision riding and what to do in case of emergency or may mga obstacles na ganun sa kalye, what will you do? Are you flexible enough para mag-bend ng motor, mag-banking ng motor? So dito, are you flexible enough, no? Kabisado mo ba yung motor mo? Kaya ba ng motor mo na ano, mag-lean ng ganun? Kaya ba ng katawan mo? Marunong ka ba mag-lean in case of emergency? So, mas maganda mag-ride academy ka na, no? Kahit na may bayad siya, pero sigurado naman mas mura yun kaysa ma-hospitalize ka dahil sa aksidente, dahil kulang ka sa training. Nangyayari kasi ito, in actual, kung sino man yung mga tropa ko na makakarinig nito, mag-a-attest sila na totoong nangyari ito sa amin. Nakasagasa lang yung isang kasama naming rider na hindi naman kaskasero. Known talaga yun na bihasa na, ever since bata pa rin siya nagmumotor na. Hindi siya kaskasero, pero nakasagasa siya ng grocery plastic bag. Dahil lang doon sa grocery plastic bag, sumemplang siya. O imagine that, 'di ba? Kung na ano, kung medyo trained ka and kaya mong iwasan yung simpleng bagay na 'yun, eh na-save ka sana. So 'yun, unknowingly, pag nagra-ride ako, nagagamit ko siya, no? So I'm inviting you sa May 5. Kung gusto niyo mag-subscribe, kausapin niyo si Ride Academy sa Facebook, si Sir Edsel and Ma'am Rita, no? Mag-sign up kayo. At sa May 5, magkita-kita tayo doon. I'll be there sa Bridgetown, no? Bridgetown Estate. I believe that's in, will be in the afternoon, no? Kasi afternoon, dahil mainit na kasi. Ako, mga 2 after lunch yun. Tapos, yun, I'll be there. Skills Challenge Leg 1. Kasi tapos na nga ako sa advance. So, skills challenge leg 1. That will be a May 5. It's a Sunday. See you there.